Yan. Hi everyone, it's me Rizzy Vlogs and welcome again to my channel. Ngayon sa video na to, magluluto naman tayo ng miswa soup with gyoza. Wala, andito na naman tayo sa aking cooking kineme and since nakikrave ako sa miswa soup and nasa Japan ako, so yung hindi ko talaga alam yung kung paano lutuin yung katulad dun sa Pilipinas na masarap. So, gumamit ako ng mga pang-alternate na mga recipe, ano man tag dun? Ang hirapan ako mag-Tagalog. Gumamit ako ng mga pansamantalang mga ingredients na meron dito sa Japan. So, ayun, para makakain tayo ng miswa. So, sa una nating ingredients, syempre, ang miswa. Sunod, yung gagamitin nating gyoza. Yasai gyoza, nalagay ko na lang dito kung ano siya sa English. Tapos, ito yung hamburger bites. Nalagyan ko siya ng ganyan. Basta kasi, pag nagluluto kasi ako ng miswa, nilalagyan ko talaga siya nito. So, parang siya yung bilog-bilog na ganun sa Pilipinas. Hindi ko alam kung anong tawag dun eh. And then, cucumber, tapos, garlic, onion, pepper, yung magic sarap, tapos ito, tikita, ano bang tawag dyan? Asin, salt, and yung dry Japanese leek, or dry na ganegi. Yan yung nilalagay ko. For toppings lang yan. Kaya, dry na lang yung binili ko. So, ayan na. Let's start. Ayan. Ang una natin ginawa is iniit natin yung lutuan. Ouch. Matalsik. And, unahin natin munang bituhin ng konti yung gyoza. Ala. Matalsik siya. May tubig pa yata ang nilagay ko. So, ayan. Pipritohin muna natin ng konti yung gyoza para yung ano, medyo pag kinain siya masarap, hindi yung sobrang lambo. So, ayan. Pipritohin muna natin. Hirap na naman ako magluto kasi ang kamay na naman. Medyo, ano lang, konti lang. Para mag-ano lang dito sa kanya. Magigit sa tuliwana. Tapos, ang loob nito, hindi siya yung laman niya meat. Yasay din siya. So, ayan, okay siya kasi puro gulay. Konting-konting luto lang. Ayan. Tapos, set aside na natin. Para lang medyo may crunchy siya pag kinain na mamaya. Tapos, ayan. Burger din. Burger bite. Isiprito rin natin. Hindi na rin ang konti. Konti lang din. Ito nga pala, gumamit ako ng nabibili sa mga convenience store kung nasa Japan kayo, may mga hamburger doon. Kinat ko lang kasi hindi ako mahilig gumawa ng mga ganyan-ganyan. So, budget friendly nga tayo. So, ayan, sa Lawson store, yung nabili ko na ganyan, kinat ko lang pang hamburger siya. So, ayan, medyo maganda na rin siya. Okay. Ang maganda doon kasi yung mga katas-katas ng inuna natin siya nito, medyo naglalasa siya sa ulam. So, masasara. And then, ilagay na natin yung bawang. Ayan, hindi talaga ako cook, ha?
mahilig lang ako magluto, guys. And ayun, pagka may gusto akong kainin, tapos wala yung ingredients na yun dito sa Japan, or mahirap hanapin, gumagamit ako ng mga pansamantalang ingredients. Kasi, lumalasa din naman siya. So, pwede na. Hindi ako maarte. Basta lasa naman sa inyo. Minsan, mas masarap pa nga. So, ayan. Lagi na rin natin yung sibuyas. Guys, kung napapanood niyo yung mga ibang video ko, hindi talaga po ako nagluluto na hanggang yung mga sibuyas eh lutong-luto. Mas gusto ko yung medyo crunchy yung mga gulay kasi mas nasasarapan talaga. And then, ayan. Lagi na natin ulit yan. Ay, siya. Hindi ko nang mahulog. Tapos, lagi natin yan. Tapos, after niyan is, nilagay ko na din to. Yung puree, wala kasing patola ba yun? Patola? Walang patola dito. So, puree yung nilalagay ko. Kalasa naman siya, guys. So, pwede nung pag-tsagaan. And, ayun. Pag wala nga kayong ng mga ricado na meron sa Pilipinas, so, gamit kayo ng iba. Then, lagay nyo natin yung mag-i-charap and yung asin. Wala, ang hirap pa ba yun. Ipasalo-halo again. Tapos, nalagay ko din to. Yung miswa. Tapos medyo halo-halo konti. Guys, hindi ko alam po ito talaga yung pagluluto, ha. Basta, ganito kasi ako magluto. So, ayun, share ko lang. Baka kasi mali ang pagluluto ko, pero ganito kasi ako magluto, guys. Talagay na natin yung water. Hindi ko pala nasabi kanina na meron siyang tubig. So, ayun, guys. Madami na siyang tubig. Dinamihan ko talaga yung tubig niya, guys. Kasi mamaya, pagka ito naluto, sinihikot niya yung tubig, eh. So, konti yung tubig niya mamaya. And wait na lang tayo hanggang sa medyo ano ba, ilang oras ba? Ilang minuto ba? Basta wait nyo na lang, guys. Makikita nyo naman kasi yung miswa, lalambot na siya. And yung mga ingredients kasi, guys, hindi naman kailangan ganun katagal pakuluan. So ayun, bukod sa budget friendly na tong ulam na to, is madali din siyang lutuin. Kaya ayan, wait natin siyang maluto. And ayun na, guys, kumukulo na siya. So ayun na yung miswa, lumambot na. And lalagyan pala natin ng konting patis kasi para magkalasa siya lalo. So, konting patis. Konti. Ay! Hala! Nasikan ako ng patis! Gosh, amoy patis na ako. Ayan. Yaw na nga, wala namang aamoy. Ih, baho. Tumansik sa damit. Maligo na daw ako. Ayan. Luto na siya. Miso, okay na siya. Ganyan siya dapat kalakot. So, hinaanap na konti. Ilalagay, ay. Ilalagay na natin yung gyoza. Ano bang tawag din sa Tagalog? So, gyoza. Ayun. Gyoza ay gyoza. So, ayan. Invento ko lang to, eh. So, ayan. And, ilalagay na rin natin yung Japanese. Dried Japanese lupang. Ano sa ibaba. So, ayan na. Tapos, ayan, guys. Kasi yung gyoza, medyo prinito ko na siya kanina. And, yung loob nun is vegetables lang. So, hindi na siya ganun. Kailangan lutuin. And, ayan na siya. Ito na, guys, ang ating miso soup. Miswa soup pala. Miswa soup with Japanese dumplings yata tawag dyan. And hamburger bites. Invento ko lang to, guys, ha.
Disclaimer lang, baka sabihin nyo ba't ganyan, pinagkagagawa mo. Basta masarap kasi siya. So, dahil yung mga laman nitong gyoza, mamaya, sasama na siya sa soup. Actually, hindi ko pa siya kain ngayon eh. So, hindi ko pa makapapakita sa inyo. Mamaya pa yung lunch. Umaga pa lang kasi. And, ayan. Ayan na siya, guys. Medyo mukhang ano lang. Alam niyo yun, parang magkulo sila dyan. Yung nasa isang room sila, pero magkakaiba sila. Ewan ko sa inyo. Basta yan na yan. Tapos na ang ating miswa soup with hamburger bites and Japanese dumplings. Ay, hindi yata dumplings yun. Ewan ko. Sa gyoza. So, naaamoy ko na siya. Thank you for watching!